Hi mga sipag, magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito mga sipag, i-share ko video dito kung bakit nawala yung Star Stalls at Stream Ad Stalls dito sa ating monetization tab po mga kasipag. You know? So yun yung i-share ko sa inyo mga kasipag kasi nga po meron po nagtanong sa atin dito. Ito si Palos Sports TV. Shout out to Sir Palos. Ang tanong nito mga kasipag, Kuya Chris, bakit po nawala ang Stream Ad Stalls at Stars po? Salamat sa sagot. So yung sasagutin natin mga kasipag, you know, yung tanong sa atin ni Sir Palos mga kasipag, you know, bakit nadawala itong Stream Ad Stalls tsaka itong Stars Tools dito sa monetization tab po mga kasipag, you know. So yun yung sasagutin natin mga kasipag para maliwanagan po kayo dyan. Kaya panoorin yung itong video ito hanggang dulo para malaman nyo po kung bakit nawala yung Stream Ad Stalls tsaka Stars Tools dito sa monetization tab po mga kasipag. At para malaman nyo na yun, proceed na tayo. So, proceed na tayo mga kasipag, you know? So, nandito na po ako sa aking monetization tab mga kasipag dito sa aking account mga kasipag, you know, sa professional dashboard ko po. So, nakita nyo po dito mga kasipag na wala po yung stars. So, experience ko po ito mga kasipag, you know, nung meron pa po akong stars dito mga kasipag. So, nag-notify po sa akin si Facebook na ang sabi niya doon mga kasipag ay tigil-tigilan ko na daw po yung paggamit ng mga content video na hindi po sa akin. Yung pag-upload ng content video na hindi po sa akin mga kasipag. So, ito po mga kasipag, you know, ito po ay talagang lima sila lahat. Bonuses, live ads, in-stream ad subscription, tsaka yung stars. So yun, nag-notify nga sa akin si Facebook na ganun, tigil-tigilan ko na nga kasi nga hilig po akong nag-upload ng video dati mga kasipag for fun na mga nakakatawang video po mga kasipag, you know, na ito po ay talagang hindi sa akin para makagain ako ng maraming followers. So yun nga, nag-notify po sa akin si Facebook doon mga kasipag, you know, na tigil-tigilan ko na daw po pag-upload ng content video na hindi po sa akin. Hanggang sa tumagal mga kasipag, inalisan po ako niyang Stars Tools monetization mga kasipag, you know. Ito po ay ineligible niya po mga kasipag. Inalisan niya po ako mga kasipag ng pagkakitaan dito sa stars. Dahil ang pinag-upload kong content video mga kasipag, you know, ay unoriginal content po mga kasipag. Dahil sa stars lang po ako monetize noon po mga kasipag. Inalisan niya po ako mga kasipag, you know. Ineligible niya po ako mga kasipag, you know, nawala yung stars. Dahil nag-notify na nga sa akin si Facebook noon at nagpatuloy pa rin ako mag-upload ng mga content video na hindi po sa akin. So isa yun sa dahilan mga kasipag kung bakit mawawalan tayo o inaalisan tayo, ineligible tayo dito sa mga monetization tools dito kay Facebook sa kanyang mga features mga kasipag, you know, dito sa monetization tab. So wala yung stars dito kasi nga naintindihan ko, nagpatuloy kasi ako sa unoriginal content. Ayon, nawala na. So doon na po ako nalarma, dinilit ko na po yung mga hindi sa akin na mga video. And then ito na lang po yung mga natitira, in same ads, live ads. So ito na lang po mga kasipag, you know. Pero yung mga nag-gain kong views doon mga kasipag, you know, yan po ay take down po yun. So yun na, yung views noon mga kasipag, patay po. Take down. Kinakailangan buhayin, kinakailangan original video para magkaroon tayo dito, mag-gain tayo dito ng authentic views o legit views, organic views mga kasipag, you know, organic followers. So yan po mga kasipag, ang gusto ni Facebook talaga ay talaga maging authentic po tayo mga kasipag, maging creative tayo sa sarili nating mga content mga kasipag, you know. Yun po, mag-upload tayo ng sariling content at dapat consistent sa pag-upload ng video patuloy para hindi po tayo ma-ineligible po dito mga kasipag. Possible na isa din sa dahilan kung bakit tayo aalisan dito ng mga session tools mga kasipag gaya ng Stream Ads at Stars ay dahil po ito sa hindi po tayo nag-upload na ng mga video po. Na dapat ito po nasunod sa content monetization policy ni Facebook po mga kasipag. Isa sa dahilan, dahil hindi tayo nasunod sa content monetization policy ni Facebook, kaya ineligible po ang ginawa niya. Inalisan po tayo ng monetization nito po mga kasipag, ng mga tools niya, yung mga features niya. Kaya make sure nyo po dito mga kasipag, you know, para hindi po ito mawala, kinakailangan po dito ay authentic video, original video mga kasipag, makagain tayo ng legit na followers, organic na followers, organic na views, legit po na mga supporters po at viewers po natin mga kasipag. At dapat consistent para hindi talaga ito mawala itong mga features na ito, itong mga tools na ito mga kasipag, na tayo po ay mamonetize dapat nito at mapagkitaan natin. Para naman po ay sabay-sabay tayong kikita dito kay Papano ay para hindi po masayang ang ating effort sa pagre-reel, sa pagbablog mga kasipag dito sa Facebook po mga kasipag. Sayang po ang load at pagpupuyat at effort natin dyan at nakakalabo pa ng mata po at nakakaubos ng oras. So yun mga kasipag, yun po yung experience ko dyan mga kasipag. Dalawa po ang dahilan, no,
Yun nga, dahilan ito sa pinaka number one na hindi tayo nasunod sa content monetization policy mga kasipag ni Facebook. Lalo na pat, hindi na nga sa atin yung video at ito pa ay nagkaroon ng violation dito sa kanyang community standard mismo kay Facebook mga kasipag. Naku po, talagang ineligible tayo dyan. And then make sure nyo po talaga mga kasipag ha, na dapat tayo po ay consistent din sa pag-upload ng video para hindi po tayo maalisan din talaga. So kung hindi na tayo nagtatrabaho, eh talagang aalisan tayo ng monetization dito ng mga kanyang features, kanyang mga tools, kasi hindi ka na nagtatrabaho eh. Yan, kinakailangan consistent sa pag-upload ng video. At hindi lang sa consistent, kundi dapat ito ay nasunod tayo sa content monetization policy ni Facebook. Para talaga ay maging eligible tayo dito, mamonetize talaga tayo dito sa kanyang mga features na pwede natin pagkakitaan ng mga tools niya, mga kasipag, eh, no? Para hindi po tayo maalisan talaga, ma-ineligible po mga kasipag. So yun na po mga kasipag ha. So yun na po yung masishare ko po sa inyo dito kung ano yung mga dahilan bakit nawalan tayo ng monetization tools dito sa Facebook, kanyang mga features o kanyang mga produkto na pwede natin pagkakitaan. Dalawa po ang dahilan, no? Yung hindi natin pagsunod sa content monetization policy ni Facebook, nag-upload tayo na talagang labag sa kanyang policy, at yung hindi po tayo consistent sa pag-upload ng video. So parang hindi na tayo nagtatrabaho, talagang aalisan tayo dyan. So mga sipag, sana po mga sipag, sana po meron kayo natutunan at sana po nakatulong at sana po naintindihan nyo po mga sipag. At kung nagustuhan itong video na mga sipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel na Kikis TV po mga sipag. Subscribe nyo po mga sipag kung hindi pa po kayo nakasubscribe, at sama nyo na po ang ating Facebook page sa Kikis TV din po mga sipag. Marami din po kayo malalaman doon. Follow na rin po mga kasipag yun ang ating Facebook page sa Quakers TV. At pindutin na rin po ang notification button para masidig ka sa mga bagong videos na upload. At kung meron ka suggestion at katunan mga kasipag, mag-comment down below yun sa baba para pag nabasok kayo sasugutin kayo. At magagawan po natin ang konting video yan hanggang sa ating makakaya. At huwag na rin po kalimutan mag-like. And sure mga kasipag, maraming salamat sa manood. Have a nice day and God bless you.